Kala ko, ba't mo paparahin, sir, eh? Kala ko, ako yun, eh. Yo, what's up, guys? It's Kid Alon here. Ngayong araw, guys, napagpasyahan ko na palitan yung lisensya ko from non-professional, ginawa kong professional. Kasi bakit? Wala lang, trip-trip lang. Hindi, kasi, malay nyo, guys, one day, maisipan ko si Fury, gawin tricycle, ipapamasada ko. Hindi, joke lang. Wala lang. So guys, kung bago kayo sa lisensya or di nyo alam, meron po tayong dalawang klase ng lisensya. Ito yung common, ha? Common. Non-professional tsaka professional. So ano bang pinagkaiba nung dalawa? Kapag non-pro, ibig sabihin private vehicle ang pwede mong imaneho. Kapag professional, pwede mo gamitin sa panghanap buhay. Kunyari, papasada ka ng tricycle or jeep. Pero depende pa rin yan, ha? Kasi may tinatawag tayong restriction. Ang restriction, ito yung magsasabi kung ano lang ang pwede mong imaneho. Halimbawa, ang restriction mo ay 1. So, ang pwede mo lang imaneho ay motorsiklo. Parehas yan, guys, ha? Sa professional tsaka sa non-pro. Kapag may 2 ka, pwede kang magmaneho ng hanggang sa 4,500 kilogram na sasakyan. So, ano itong mga sasakyan na to? Mga sedan, SUV, van, yan, pwede mo imaneho yan. Manual, tsaka automatic, ha, pwede yan. Tapos kapag 3 naman ang restriction mo, pwede ka na magmaneho ng mga truck, yung mga malaki talaga, above or mataas sa 4,500 kilogram. So, yun, guys. So, may bago ba kayo natutunan or alam nyo na yan? So, guys, bali ako sa ano, kasi ako nagpaano, sa LTO, Tagaytay, yun ako nag papalit. Doon din naman ako kumuha noon. So, unang ginawa, syempre, ang unang process, pipila ka muna. Tapos, after ng pila, sabihin sa'yo, pamedical ka muna, Totoy. O, pamedical si Totoy. Pamedical si Skid. After na medical, balik ka ulit dito sa, ano, information. After nyan, bibigyan ka nila ng form. Tapos, pipilapan mo yun, syempre. Yung form na yun, yun yung ano, form ng gusto mong license. Doon nakasaad yun. Basta guys, malalaman nyo rin yan pag kayo kumuha. Tapos after nun, ipinapasa sa akin sa window 1. Window 1 ata. So guys, itong sinasabi ko ay naaayon to, ha. According to sa LTO Tagaytay. So every LTO, syempre, may iba't iba yan. Iba-ibang process yan, ha. So itong akin, ito yung process sa LTO Tagaytay. After noon, nag-antay kami. Magbabayad sa window 11, cashier. Yung babayaran na yun, yun yung exam. So after namin magbayad dyan, nag-take na kami ng exam. Ito na yung exam, guys. Depende sa minarkahan nyo dun sa fill-up form nyo kanina. Kung pang non-pro, kung professional, meron pa nga tayong tinatawag na ano, eh. Conductor's license. Sa may iba't ibang lisensya yan, guys. Eh ako, di ba, professional, syempre, astig na si Skid, eh. Professional na ako. So, pang professional yung ano ko, yung exam ko. Bali, exam ko ay 1 to 60. Tapos, ang passing grade ay 45. So, sa 60 dapat naka 45 ako para makapasa ako, para payagan nila akong kumuha ng license. Tapos, kapag non-pro, ang naalala ko, out of 40, dapat maka 30 ka. Yun, para pagpatuloy ka nila sa pagkuha ng lisensya. Tapos after nun, guys, syempre, ang actual test. May bayad yan. Per restriction yan, guys. Kanyari, ang restriction mo, 1, 2, 3. Isa-isang bayad yan. Halimbawa, 200 per restriction or 150. E di, tatlong 150 or tatlong 200. Yon, guys, ganon. Ay, guys, eto nga pala. Binayaran ko sa medical ay umabot ako ng 400 pesos. Ang binayaran ko sa exam, umabot ako ng 163. Tapos ang binayaran ko para sa professional license ay 753. Basta ganun, 723 something na ganyan. So inabot din ako ng 12. Lahat-lahat 12 or 13, ganyan. After noon, yun na, releasing ng card, buti ngayong araw, swerte tayo, guys, dahil meron silang card. So, di na ako babalik sa mga next month or next week, next year, di na ako babalik. So, sa di na alam, guys, 5 years na ang validity
ng ating license. So dati 3 years. Dati yung non-pro ko 3 years. Ngayon pinapalit ako professional, 5 years na. Yay! Napaka-convenient yun kasi 5 years ka na ulit babalik doon sa LTO na yun. Pero ang rehistro ng motor, syempre, or ng sasakyan, every year pa rin. So yun guys, kung nagbabalak man kayo or malapit lang kayo dito sa Tagaytay or kung dyan man sa mga respective LTO branches sa inyong lugar. Kaya lang, boundan din kayo ng pasensya kasi una, matagal. Dapat maagaan, nandun na kayo. Tapos bawang kayo pagkain. Pipiknik kayo doon. Eh, syempre, handa para handa. So yun guys, ganun lang kadali magpapalit ng non-pro to professional. Kung nagbabala kayo guys, papalit na kayo. De, bala kayo sa buhay nyo kung gusto nyo. De, joke lang. Yun, ganun lang kasimple. Pero kailangan mo lang ng tiyaga. Syempre, sa pag-aantay, sa pagpila, tiyaga lang naman dyan sa mga ganyan guys. As after nun, diba? Parang tumama ng loto. Kasaya. So yun guys, alam nyo na, hanggang dito na lang ulit. Always remember, ride safe. Always. Cheers! Ayop na tricycle yun, na counter flow pa. Alam niya, di ko siya nakita ha.